Ang oras ngayon ay 4 a.m. in the morning. Ngayong July 1, 2022, narito tayo ngayon sa plaza para makiisa sa Celebration of National Disaster Resilience Month. And of course, kasali ang grupong tataklaban COVID-19 na pinangungunahan ni JD Ocampo Asinio sa qualifying challenge para sa Rescue Olympic 2022 na gaganapin sa July 22, 2022. At ang nasabing challenge ay sinalihan ito ng 15 barangays dito sa Carmona, Cavite, kung saan ay magpapaligsahan sa pahusayan ng rescue responder. At sa ilang sandali na lang ay mag-i-start na ang program ngayong umaga. Mobilize natin na more or less yung barangay 1 to 8 dapat meron isa grupong matatago din 9 to 14 at least magpupunin kami ng tao at least yung 9 to 14 dapat may 2 to 3 groups yan. Importante ito para kung natin tayo ng bigla ang problema kaya-kaya natin tulungan at mabilis ang ating response para matulungan ang ating mga kababayan. Sabi ko kay Sir Roman, dapat kayo ay lahat ng mga narinito ay nag-undergo na ng ICS Training 1. Bagamat sa kanina alam ko, kailangan nasa ICS Training 4 na tayo. Pero ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagbibigay ng inyong sarili, lalo tigit yung mga volunteers na narinito. So, binabati ko kayo ngayong umaga, hangad ko ang success ng inyong Rescue March. Muli, huwag kayong magsasawa sa pagbibigay ng inyong sarili para sa bayan. Sabi ko nga, hindi tayo magtagumpay dahil magaling ang literato, hindi. Dahil meron tao katulad mo na kasama namin sa paglilingkod. Muli sa inyong lahat, magandang umaga po at hangad natin ang isang maayos at tahimik na bayan ng Carmona. So, pipili po kami sa inyo na eventually, yung pangmalakasan na training, yung tinatawag natin na collapse structure search and rescue. No? So, alam naman po natin na nauna na yung pandemya, pero matagal natin pinaghahandaan ang the big one. So, ang scenario po natin ngayon ay earthquake. At kung earthquake ang ating scenario, ang ating rescue po na kailangan na isagawa ay pinatawag natin na sa collapse structure search and rescue. No? So, yung po order of rescue parts natin, kanina po, inisa-isa kayo kada team, no? So, ito naman po natin ensayo.
tayo ngayong umaga ay hindi po ito competition. Bagaman magkakaroon po tayo ng hiwalay na Rescue Olympics sa 22 ng Hulyo, ito pong mga activity ngayon ay parang warm up lang, no? Pero kung dumating po yung pagkakataon at magkaroon ng tie, magkakailangan rin natin ng tiebreaker, yung activity po natin ngayon ay gagamitin po namin, no? So, para sa isang member ng team, konting review lang po. Tinignan po kayo sa isa. Kayo po ba ay may helmet, preferably may headlamp. Pag collapse after, wala pong ilaw ng salon, no? At lalo na kaya, medyo madaling araw, so for safety. Preferably, nakamahabang manggas. Yung mga uniforme, nakapantalon, para po safe tayo. Comfortable shoes, may dalang tipo. No? First aid kit, kahit isang tao, raincoat, gloves, extra clothes. At binigyan po kayo ng tubig at pagkain para wala kang magutom sa daan mo po. At kada isang team naman, ang requirement natin ay may dala kayong spine board, trauma bag, at of course, yung spine board natin may kasama ng spider strap or T-bandage. Dahil naipaliwanag naman po sa inyo sa paunang magpupulong na magkikirin po tayo pagdating sa kabila. Po. So, magiging order po natin ng rescue march o parada. Unahin po natin ang ating kapulisan. Sunod po ang Bureau of Fire. Sunod po ang ating APTC locators ba? Pating ba? Wala. So walang APTC locators. So sunod po ang laban COVID-19. Sunod po ang United Kabalikan. At yung pong ating barangay 1 hanggang 4. Yung pong Carmona Rescue Team ay hindi po kasama sa Rescue Olympics. Pero pinasama ko po sila ngayon. Sila po yung nandun sa dulo. No? So lagyan lang po natin ang open challenge. Siyempre yung mga polis. Pagdating sa kapilan, magsasakay po tayo ng isang biktima. Kayo na lang po pumili kung sino ang biktima magsasakay nito. I-challenge ko sana kayo baka gusto nyo ang pinakamalaki yan po. So pagdating po doon sa labirang, sakay po ng isang biktima. Tapos query po tayo. Again, hindi po ito competition. Ano lang po ito, warm up plan kung hanggang saan natin makita ang kakayahan ng bawat team kung hanggang saan natin kayang bumuhat. Balikan natin yung senaryo, pag earthquake po yung senaryo, posible na yung mga kalsadang hindi magandaanan at posible na hindi natin papapatagbo nito ng ambulansya. Therefore, kailangan mong buhatin ang biktima at itawid doon sa mga hampas sa buko. So yun po yung sinabi na isasimulate natin. Akit po tayo ng kapilan, kung hanggang saan kaya, doon lang po. So kung hindi na kaya, ibabarin natin ang biktima. Inunote lang po ninyo kung hanggang saan kayo umabot. Siyempre kayo mauna, police fire, kayo magiging benchmark. Yung iba naman, magiging challenge sa kanila, katapatan o higitan. O malapitan kung hanggang saan kaya ng itinerary. At siyempre, yung aming sariling rescue team, binigyan ko na sila ng sariling hamon, dapat malagpasan na yung lahat. Okay po, well? Ito po, magandang mga pumuli sa ating lahat. Maraming salamat. At ngayon natapos na ang program. So ngayon, ang gagawin natin, maglalakad tayo simula Town Plaza to Sitio Paligawan ng Barangay Lantik. Siguro po mga 4 kilometers ang lalakarin namin. Layunin ng programang ito na makatulong sa sarili, kapamilya, mga kaibigan, mga kababayan at sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong or a rescue kung hinihingi ng pagkakataon, lalo na sa mga sakuna, bagyo, sunog, pagbaha at marami pang iba.
sa'yo. I'm a construction worker today for this block. Mamaya-maya ihihiga nila ako dyan, tapos kakargahin nila ako papunta sa taas. Maglalakad sila ng 4 kilometers na buhat-buhat po ako. Sana kayanin nila yung paglalakad pataas. At yung layo. Kailangan nila ng malupit-lupit na endurance. Guys, ano kayo? Yeah! Kaluag? Okay lang? Okay lang. At eto nga po ang tinatalian nila ako, isinakay na nila ako. Ilang sandali na lang po at lalakad na sila pagkatapos niya. O pwede nang buhatin sila o nagbuhat na. Okay na? Thank you.
nga po ang narating na ng grupong tatakbaban COVID-19 ang finish line kung saan ay natapos ang challenge sa pamamagitan ng pagkakaroon ng teamwork, tiwala sa bawat isa, tiwala sa sariling kakayahan na matatapos ang task at higit sa lahat ay sa itaas. Ayan, congratulations guys, kasi nanalo tayo ng second placer. Alam nyo ba kanina, hindi ko talaga akalain na matatapos natin yung challenge at magiging second placer tayo kasi isipin nyo, puro mga babae halos yung nagbuhat sa akin, isa lang ang lalaki at yung isa ay kalahati pa. So ngayon, hindi talaga sa layo ng nilakad nila, sa layo ng buhat-buhat nila ako, kanina ramdam ko na dumudulas na yung mga kamay nila kasi basang-basa yung nasa pawis. Ayun, at talaga namang kinaya nilang matapos yung challenge na ito. Alam kong napakahirap yung maglakad ng ganun kahaba tapos may buhat-buhat pa. Kaya congratulations grupong Tatak COVID-19, talaga namang the best. At dito na nga po natatapos ang event sa araw na ito. Abangan nyo po ang part 2 ng Rescue Olympic 2022 sa July 22. So guys, kung hindi pa nga pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please click subscribe button and click notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos. Bye-bye!